may flash bulbs. Ito yung... Yan ay pa yung mga GoPro natin. So, aling dyan ang naabutan nyo? So, aling dyan ang ka-age mo. Diba? Nice, no? Yes. So, ito naman tayo. Pa-modern na tayo. Pa-modern na. Well, dito sa room na to, medyo nag-evolve. Oh, evolve na. Yes. Natin. Eh, ito na talaga yung very handy. Oo, oh, yan. So, dito muna tayo. Ayan. Mga Kodak. Siyempre, is Kodak. Sino ba naman hindi nakakilala kay Kodak? Siyempre. Nandito tayo. Ayan, oh. Yung mga Kodak natin. Mga Instamatic. Baby Brownie. Mga 19 ano na to? 70s, 60s. Hindi, mga early 1900s pa rin. Ah, 1900s pa rin. Ah, oo, ayun. 1963, 1934, 1933, 1937. Dito wala. Ah, ayan. Ganun din yung kalangyan. Then, Tall Street. Itong street na to, actually, itong kalsada na yan, yung kalye na yan. Ito yan. Yes. 1900s. Parang kasing before, kasi parang sleeping town na talaga yung taan. Kasi yung mga ano, nasa ibang bansa na. Oo. Buti ngayon, na-restore. Yeah. Kaya, napapasyalan pa, naaalagaan, bahay. Ito naman, Our Lady of Kaysasay Church, circa 1911. Ayan, yung katulad yung nasa babang painting. Oo, oo, oo. Ayan yung malaki. Ayan yung picture na pinagbasihan nila. Talagang may crack yung may crack ano. May crack talaga. Ayan kasi after volcanic eruption. Eh, volcano, alam mo nung nagputok ang volcano last 2020, yan din yung affected area. Ito kasing area na to, may bahay na. Actually, bahay siya ng cousin ko. Oo. Sirang-sira din yung kwader niya, yung ano niya. Pero kaya na-restore na. Oo. Kaya lang every time daw na mag-earthquake na ano, yun pa rin. Kasi oo, may fault line sa area. Mm. Eto, saan ito? Ito, hagdan-hagdan. Doon yan. Ah, Kasay. Kaysasay. Hagdan-hagdan. Yan ang tawag dyan, San Lorenzo Ruiz Steps. That's 125 steps. Papunta yan. Ang baba kasi nito, eh, Kaysasay Church, doon sa hotel nyo. Sa Paradores. Yung pababa nun, ayan na. Nasa ah, ito kayo, yun. Nandito kayo. Pababa yan. Pero pababa may... yung puntahan yan mamaya. Ah, sige, ito puntahan ko nga yan. Overnight, diba? Oh, sige, sige. Puntahan natin yan. Oh, puntahan nyo yan. Ayan, so pa-modern na tayo. Ito na. Ano na to? Then mga Kodak. Oh, 1900. Mga ano pa rin. Then may mga TLRC Kodak. 1900. Ayan, 1910. So, diba? 1920, 1910. Polaroid, mga Instax natin. 1910. Then Brownie camera. Oh. Nice. Ayan. Nakakatuwa naman. O ito, pinakamalito. Anong taon yan? 1985. Oh, 1985. O, diba? Medyo ano na tayo. Pwede nang ibulsa. Pwede nang ibulsa. Pocket camera. Oo, pocket camera na siya. At ito naman, meron tayo ng larger. Then, a pretty here. Ito maganda to. Ito kasi ay wedding photo ni Ma'am Charito, yung bunsong anak ng may-ari ng bahay, 89 years old ngayon. Ito yung wedding photo. Ay, oo, ang galing. Ah, Pilipin nga natin. Baka, yeah. Ito yung isa sa Facebook ko yan dito. Kita ayun, no, kita, ayan, yes. Sa dalawang mata mo, i-try mo muna sa dalawang mata mo. Ah, oo nga, Lina. Ang ganda, ano, parang nandun ka rin sa time. Oo ngayon. Nga, anong tawag sa ganito? 3D viewers. 3D viewers. Kailan di natin, di natin masyadong makita, ayun. Ah, ang galing. Nakakatuwa naman ito. Mga anong taon ito? Ito ay kinasetag siya January 7, 1962. Yung mga 3D cameras natin. Meron na tayo yan, mga early 1900s. Oo, oo, oo. Ito yung mga 3D ano kasi natin. Mga 3D cameras. Mga stereo camera ang tawagin. Ayan. Meron siyang two lenses na represent sa ating left and right eye. So kapag na-develop yung picture, dalawang image din. Ah, I see. Pero kasi kailangan ilagay sa 3D sa, window oh, para yung picture mag-merge siya. Mmm, yeah, so I see. Yung Corona View camera. Oh, yes. Ito Sanderson Deluxe camera. 1902, 1904 from England. From England. Diba? Oo.
Nakaka-amaze naman ito mga ganito na makita na nag-i-exist pa din. And this is the only camera museum dito sa Pilipinas. Pilipinas. Yes. Galing ni Sir ano? Yes, napakagaling talaga niya. Bentaal Town, ito yung munisipyo sa harap ng yes. Simbahan. Naglakad pa ka baba po. Mm. Ayan, makikita mo yun. Ang dami kasi din kasi mga old houses dito. Bentaal na nakaka-open super, ako ngayon. Yes. Buti nga eh. Ito yung ano. Church. Yeah. Ayan, 90. Actually, itong tatlong to ay Tal Church. Puro fiesta. So, mapapansin natin dito. Ano pa lang siya, parang burol. Oo. Wala pang mga hagdan. Mga tinda-tindahan. Ito naman. Pero ito, meron po, meron na to eh. Oo. Na ngayon, nandyan pa rin siya. Oo, yes. Pa rin siya sa harap ng munisipyo. Oo. Pero mas pinalakihan nila. Ganito court na ngayon. Ito, wala na. Siyempre, iba oo, na yung yes. Style niya. Eskwala PS din, ganun pa rin naman. Then, ito, Luwa yung Taal. Yan, Taal Church, 1980s na. Oh, 1980s. Luwa, yun sila yung tumutula. Oh, okay. Tuwing fiesta yan, December 8 and 9. Until now, ginagawa pa rin yun. Sino yun, yung girl? Hindi ko kilala kung sino yung girl na yun. Kaya yan. Kasi 1980s pa yan. So, batang-bata pa rin. Oh, bata. Wala ba? Wala pa tayo? Wala pa. Oh, wala pa tayo na, no? Wala pa tayo oh, I'm sure. Kasi, Jones ba? Bridge. Jones Bridge, Manila Post Office. Yes, ang ganda. Oo. Oh. Ang ganda talaga. Grabe no. Yes, alam mo kapag nakita ko ng mga ganyang picture, talagang noong araw pala talaga mayaman ang parang, Pilipinas. Ano? Yes, oo. Oh. Tsaka oh? Parang ang sarap manirahan nung time nila. No? Parang ang sarap bumalik. Oo, oh, oh, yes. Sa ganyang time. Tapos Manila Post Office, ang ganda. Oo. Oh, Jones Bridge. Parang lahat ng tao disiplinado. Oo. Ano? Oh. At yung sa pananamit nila. Yes. So ito, Jones Bridge pa rin ito. Ito, Jones Bridge. Ay, second war na yan. Oo nga, second war, yes. 1945. Then, liberation time. Ito, sa Pasig River naman ito. Mm-hmm. Then, ito, San Agustin Church, Intramuros, 1945. Yan na yung wala na ngayon, di ba? Nasa QC na, San Agustin. Sa Manila yan dati, di ba? Oo, oh, Intramuros. Yes, Intramuros, Manila. Intramuros, Manila. Yes. Ayan, puro kita mo naman, puro sa ano ng bala. Butas-butas. Oo. So, sa nagmamasa lang sila sa labas na. Then, UP Manila. UP Manila. After the war, 1947, din naman yung building nila. Talaga. Wasak. Wasak. Walasak talaga. Pero kita mo sila, oh. Nag-aaral pa rin sila. Sino kaya yung mga yan? Wala na rin sila. Diba? Malay mo, may makakakilala sa kanila. Baka ito yung lola nila o nanay ng lola nila. Yes, sipag nila. Yung mga picture nila, baka nandun din sa kanila. Oh. Yung ganyang picture, diba? Nasa museum na. Oo, oh, diba? Picture ni lola, 1947. Ah, ito na feature ko na to. Ayun naman, Manila International Air Terminal. Sa Makati yan. Yeah. Sa Block, ngayon yung Blackboard Restaurant, diba sa Ayala. Yung kasi yung ano natin. Yung Nielsen Field. Natin. Yeah. Dating Nielsen Tower. Ang galing, galing. Yes, kasi medyo bago. Oo nga, oo, oh, sige. Dito muna tayo. Ito mga TLR naman. So, mapapansin natin, meron ditong lumang 500 peso bill. Ah, oo nga, no, totoo ba yan? Ah, hindi, syempre so, printed na yan. Oo, oh, syempre pinalakyan na lang natin oh, para mas makita yung Rolleiflex na camera na hawak ni Ninoy Aquino. Mm. Ayan, diba si Ninoy Aquino kasi naging photojournalist yan during Korean War. Ganito pala yung gamit niya na camera. Camera Rolleiflex TLR. Ah. Yan yung mga TLR natin. Mga twin lens reflex, one is for taking a photo and one is for viewing. Then yung viewfinder mo, nandito siya sa top, so dito pa. So makikita mo ako, makikita mo ba ako? Ah, oo, oh, yeah. Ah, oo. Oh. Ayun, oo. Oh. Ah. Ang gamit na ng mga photojournalists, mga pang-photojournalists, pang professional. Oo, oh, pang professional, mga mayaman na mayari niyan. 500. Yes, ito naman may flash tayo, may flash bulbs. Ito yung ganon. Yes, yung mga one-time shot. Oh, one-time bulb. Shot. Pagkaka-picture mo, mababasag na. Kaya naman pala man napakamahal magpa-picture. Diba? Lean off. Kasi hindi yung picture na. Super technica. Pa. Diba? 1951, 1960, 1949. Yes, na dito naman. Oh, ito na yon. Modern na tayo. Dito. Oh, range finder cameras. Mga Canon diba? And Pentax cameras naman dito. Pero ito, ang laki na ito. Ayan, Pentax, oh. Asahi. At ayan mga ganyang cameras sa ngayon, napakarami pang gumagamit. Kasi yung film niya available pa sa market. Diba? Nice. Mga nagdi-develop pa rin. Yung ibang mga kabataan, binabalik nila. Gusto nila ganyang gamitin. Kasi iba yung
quality? Oo. 1976 Canon. Oo. Ah, talaga? Siyempre, wala akong idea sa ganyan. Walang edit. At saka kailangan maganda na talaga yung kuha mo. Kasi limited lang yung shots. Then this one is a spy camera, the James Bond camera. Oh, this one. Yes. Ang tawag? Tingnan natin. Linux D7. Oo, oo, oo. James Bond spy cam. Yan yung mga spy camera natin noon. And also this one, Minolta 16. Ito, itong mga ganitong style naman. Yung parang transformer yung machine. Oo, oo, oo. Ito, this one. Ay, oo nga, no? Grabe naman ito. Ayan, mga 250 shots siya. Ah, so, okay, marami. Ganito na idadalin mo. Oo, isang ganun lang. Parang marami ng bala. Hindi ka na refill ng refill ng film. Kasi nakasaksak na talaga yung bala mo. 250 shots na yung ubusin mo. So, napakadami na nun. Diba? So, yan. At saka, napakabigat lang. Oh, yun lang, yes. Na-imagine ko. Siyempre, hindi natin pwedeng hawakan yun. Baka... So, eto naman... Nakakatuwa naman itong mga camera na ito. Dito, oh. Ang mga Nikon na doon sa kapila, si Canon and Pentax. Ito mga Nikon cameras na. More on Nikon si Collector kasi this is a Nikon fan. Yeah. Ah, okay. So, tower din siya. Ito yung mga 250 shots siya na Nikon. Diba? Ang gaganda niya. Ito yung mga flash bulbs, disposable. Yung andyan mga very rare na din natin na cameras. At syempre mga limited edition niya na Nikon. Syempre. Ito. Oo, mga limited edition, nga ito. 2,000 pieces lang yan. Meron sa buong mundo. Ginawa siya ng Chinese. 2,000 pieces Chinese na camera lang. Dragon. Wow. Ah, oo, itong ganda nito. Ito 25th anniversary. At syempre meron tayong Nikon FA Gold. 24K plated siya, then yung body niya, covered siya ng lizard skin. Wow. Yung tatlong yun, yung mga lizard skin. Lizard? Yes, lizard skin. Ano yung ano, yung skin niya? Lizard skin. O, oh, diba? Lizard skin. Yes, wow. Skin. Then, syempre, may mga underwater cameras. Oh, syempre. Or, ang unang-unang underwater camera. Alin? Calypso. From France. Then, Calypso? Oh, ayan. Siya talaga yung unang underwater camera. Ang ginawa ni Japan, binili nila yung system ni Calypso. Kaya sila na yung nagkaroon ng mga first underwater camera. Ito yung Nikonos 1 naman. Ayan. Okay. Copy-copy siya sa Calypso natin. Oo nga, hanggang no. Hanggang sa nagkaroon na sila ng Nikonos 1 hanggang 5. Yan ay parang mga GoPro natin. Noon. Ang galing. Mga underwater cameras nila. Diba? Ngayon, very handy na yung mga underwater yes. camera. Pero noon, grabe ganito pala ang itsura. At mukhang mabigat yan, ha? Siguro yes, pag na-drop mo to, lubog. Hindi na magpo-float. Pag nawala, dar-dar-dar. Oo, ngayon na nga. Kaya kailangan nakatay. Kaya nakano sa'yo? Oo, sa leg mo. Yes. Ayan, mga ito nakakatawa, oh. Mga Nikon. Nakakatuwa naman itong mga ganito. Makita. Hindi ba nakakatuwa? Makikita pa rin natin na ganito. Parang evolution of cameras, no? Cameras talaga. So, alin dyan ang naabutan nyo? So, alin dyan ang ka-H mo? Oo, alin dyan ang ka-H mo? Di ba? Actually, yung pinaka-ano dito, ito yung Voigtlander Vesa. Yung pinaka-bago. Year 2002 na kasi siya. From Germany. Ah, oo, yes. Year 2002. Digital na rin tayo. Oh. So, basta yung mga digital. So, ito ni format, iba't ibang brand na. Fuji, yan. Kit naman na ito? Ay, round shot yan. Ito yung shutter niya. Iko-connect mo lang siya sa camera. Then, hawakan mo yung shutter. Umiikot siya 360 degree. Oh, I see. Yes. Di ba ang bomba nila? At syempre, yung first camera ng ating collector, this one, Royal 35F. When he's only 11 years old. Oh, nice. Then, married daw niya sa kanyang uncle na Bruto. So, dyan din daw nag-start yung passion niya for cameras. And may Hasselblad na rin tayo. This one is for outer space naman, 1966. Ganyan daw camera yung dinala ni Neil Armstrong sa moon. Wow. Hasselblad. Then, contacts cameras.
Ayan, dito more on ano, from Germany yung mga cameras natin. Sa cabinet na to. Oh, more on Germany. Made in Germany yung mga camera natin. Then, at syempre, yung mga most expensive brand na camera natin. Anong... Noon at ngayon, yung ating mga Leica na camera. German camera din siya. Oh. Ito na rin yung mother of all cameras. Kasi lahat ng camera natin today, they all patterned by the system of Leica. Ito oh, napakamahal ng camera to. Oo nga eh, ang mga Leica. Kung ikaw daw at ikaw ay naka-ganyang camera, parang ka naka-Hermes bag. Oo, oh, talaga? Yes, ganyan siya kamahal, yung mga Leica cameras. Grabe ganyan. Yung mga Leica, ano? Kaya pala ano mahal yun. Kaya yung mga Leica ngayon, di ba nilagay na nila sa phone camera? Yes, sa no? phone camera. Huawei, yung mga high-end unit ni Huawei. Yes, oo. Galing. Imagine mo naman, 1914, 1923, ganyan na pala kalito mga cameras. May ganyan na pala kalito. So ito naman, mga Philippine leaders natin, Magsaysay, Osmeña, Rojas, mga presidente. Kasi gusto rin na yung ating collector, makita nung ating kabataan, yung mga presidente natin, makita nila yung itsura, hindi lang puro pangalan yung naririnig natin. Pinakalam din natin, ganito pala. Ganito yung mga picture noon. Ganito yung mga photograph noon. Nakikita lang natin sa pera. Oh. Ngayon nakatayo na sila. Ito Magsaysay. And family. Ayan siya. Ayan, oh, si Ramon Magsaysay. Anak niya. Ito si mga Aquino naman Aquino ito. Family. Si Chris, okay. Siyempre. Si ay, wala ba siya? Ito si Cory. Oh, si Pinky and Vir. Yan si Cory. Oo. Yan si... Sige, wala siya sa picture. Pero bata na rin sila niya. Oh, okay, okay, okay. Niya. Tapos dito naman, mga siyempre, Marcos. Marcoses, ang ating presidente. Oh, siyempre. Si BBM, si oh. BBM, si Imelda. Diba? And si McCoy, si Aini. Then yung youngest nila, si Irene. Nice. So, yun na yung ating first family. Diba? Tapos dito naman, Mia and Yashika, ayan naman yung mga TLR na gawa ni Japan. Copy nila doon sa Rolleiflex ng Germany. Oh, I see. Yung mga TLR nila. Diba? Kapag naman si Germany, naman din si Japan. Oh, that. Galing. So, yun. Nakakatuwa naman makita yung malaman yung mga cameras na ginagamit nila noon hanggang ngayon. Ito talaga yung evolution diba? Ng cameras kung paano siya nag-work. Kasi maganda to sa mga kabataan. Oo, oh, yes. Totoo. Kasi pero, yung mga ganyang camera, dito na lang nila makikita, diba? Oo. Oh, pero ang galing ng bahay, no? Talagang na-preserve ninyo. Oo, oh, meron. High ceiling, for ventilation. Tingnan nyo yung ceiling nila, oh. Yan pa rin yun. Oh. Yan na rin yung ceiling noon pa? Ah, okay. Ano tawag sa ganyan? Ito, toto? Hindi naman ventanilla yan, di ba? sa bintana. Ayun. Ah, oo. Ito. Ayun. Ah, ventanilla. Yung pinaka-aircon. Electricity noon. Silip nga tayo dito. Nakakatuwa ng... Open ba yung ano na yan? Yes, open yan. Apasible Museum. Apasible? Oo, open yan. Puntahan ko rin siya. O sige, puntahan ko nga rin yan. Nice. Sarap naman dito. Eto, itong nasa tabi natin. Actually yan, Ilagan House din yan. Ilagan House. Nang alin? Ah, nito. Ah, okay. Oh. Yung may-ari. Oo. Ang ganda eh. Minusan lang din mapasyalan. Yun na medyo busy rin siguro. Sana meron na lang silang katiwala gawin ding, di ba? Oo, busy. Restaurant. Actually, yung may-ari niya, yung isa na matagal na mayor ng taan, si Mayor Totoy Ilagan. Ah, Totoy Ilagan. Okay. Oo nga eh. Ay, pala ko matatanaw ko dito, may bakod pala. Oo, may pader na.
O, diba? Ang dami nating nalaman kay Madam. Oo. Natutuwa ako dito sa sahig na to. Kasi ngayon kasi kapag mga... At saka malamig siya sa paa kahit talagan mo yun. Minsan ba nasa pag-aalaga ba ng kahoy o nasa uri ng kahoy? Minsan sa uri din ng kahoy. Kasi kung pag-aalaga at uri, magkasama. Oo, dapat. Oo. Kasi kahit maganda yung kahoy mo at napabayaan mo naman, manisira din yan. Oo. Kailangan mo pinapa-pest control mo, no? Pest control. Kahapon kaka-pest control lang dito. Para sa mga itis, daga, lamok. Lamok, yes. Oo, kasi dito lagi. Naligaw na tayo. Okay, so nakapasok na tayo dito sa Galeria Taal, no? Kung saan makikita yung mga evolution ng camera, di ba? Yes. Ayan. So nag-o-open ito 8 o'clock ng umaga. 5 p.m. Tuesday to Sunday. Tuesday to Sunday. Huwag kayo pupunta ng Monday, ha? Kasi sarado. Dahil last time nandito ako Monday, sarado. Nga ako. Minsan naman, kapag may mga nagpapabook sa amin ng Monday. Ah, pwede naman. Basta nagpapaan ka. Advance. Advance, ano. Pwede naman. Siyempre nga, meron kami. Oo nga, dyan ako natakot. Dumaan na ako. Nakita ko siya. Umatras ako. Ma'am Karen Ilagan, thank you so much po. Yes, Ma'am Karen, kaano-ano nyo po si ano? Yung owner nito? Mga Ilagan, from here naman talaga sa Taal, magkakamag-anak. Oh, I see. Ah, talaga? May isang pisa akong tawagin. Okay, thank you so much po. Thank you so much. Boss, thank you, ha. Thank you so much sa pag-tour sa amin. Ayan. Ang ganda naman ng bahay na ito. Na-restored na, pero... Grabe, palasyo na naman itong napasok natin. Wow, 100 ano na? One second thought. Maybe you don't feel the same about it, but I'll try to find ways to ease the doubt and oh.